So ayan na guys ang ating ginataang kalabasa. Ayan. So see. So let's do this. Sobrang yummy ang ating lunch for today. OFW Kitchen, your daily dose. Woohoo! Sarap! Inang ginataang kalabasa. So meron tayong kalabasa. Mayroon tayong konting hipon. Konti lang nilagay ko kasi kahapon kumain din ako ng hipon. So, kaya konti lang gagamitin natin. So, guys, let's start this recipe. Naglagay na tayo ng oil. Then, ilalagay na natin ang ating garlic. So, dinamihan ko yung garlic kasi alam nyo na sa tuwing magluluto ako, laging marami yung garlic kasi garlic is good para sa ating mga kagaya ko, may hypertension. So, kaya dinadamihan ko yan. Ayan. Simpleng recipe lang ito. So, next, ilalagay na natin ang ating sibuyas. Kasawa na kasi guys, yung puro manok araw-araw. So, magluluto tayo ng gulay. Ilalagay na natin ang tomato. Next, we will add yung ating hipon. Ayan. Siguro mga 10 piraso lang yan siya guys ang nilagay ko dyan. Din lalagyan natin ng black pepper. At maglalagay din tayo ng salt. Ito yung salt na ginamit ko guys. Ang bango. Ang bango. At maglalagay ako ng konting vegetables powder. Ayan. Ganyan lang. This recipe guys is good only for 1 or 2 person. So kung marami kayo, siyempre marami din ang sahog ninyo. Okay. So next, ilalagay na natin ang ating kalabasa. Gusto ko sana siyang lagyan ng sitaw, kaya lang wala akong nakitang sitaw. Tsaka sobrang init na sa labas. So, tatakpan muna natin siya. So, okay guys, after a few minutes, we will check. Okay na yan. Then, ilalagay na natin guys ang ating coconut milk. Ayan. So, ayan. Puro-purong coconut milk. Ayan.
simutin ko yung laman. Simutin natin, guys. Ayan. Then, tatakpan natin ulit hanggang sa lumambot ang ating kalabasa. Ayan na, guys. Check natin kung malambot na. Wala akong ibang gulay. Ayan. Matigas pa. Matigas pa ang ating kalabasa. Ayan. Siguro mga ilang minutes pa pwede na. Sarap. Ang sarap niya, guys. Mag-add tayo ulit ng gusto ko maraming black pepper. So, lalagyan natin ulit ng black pepper. Ayan. After few minutes, guys, pwede na ang ating kalabasa. Malambot na siya. Ayan. So, yan. Okay na rin. So, lalagyan natin, guys, ng alokbati. Alokbati yung nilagay ko dito kasi yung aking malunggay na sira. So, alokbati ang ating ilalagay. Ito lang yung available na gulay ko dito, kaya ito lang ang ilalagay ko. Okay. So, pwede na siyang tanghalian, hapunan. Ako lang naman mag-isa, guys, ang kakain. So, kaya okay na yan. For me, it's already enough. Ayan. So, diba? Tuyong-tuyo na yung gata natin, oh. Okay na yan siya, guys. So, ready na ang ating lunch. Sa mga OFW na kagaya ko, nagtitipid, budget, always budget meal. Try this recipe, guys. So, okay na yan siya. Pwede na tayong kumain.